Kinahat makinig sa mga pantay saya. Tara na, sige na at makinig sa mga pantay saya. Lawak ng iyong isipan. Pagbasa'y ating nasalan. Magandang araw! Halina't maglakbay sa mga kwentong pambata na kapupulutan ng mga aral. Ako nga pala si Teacher Zendy Rose T. Santiago na mula sa Rafael M. Loho Memorial School, sangay ng lungsod ng Lipa, na maghahatid sa inyo ng kwentong inyong kagigiliwan. Aking bibigyang buhay ang kwentong pinamagatang Isang Hiling, na isinulat ni Ma'am Mary Grace R. Manalo ng Division of Batangas at iginuhit ni Sir Emmanuel L. Sagaral na mula sa kaparehong division. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang mag-asawa na ang tanging hiling ay ang magkaroon ng anak. Halina't alamin natin kung matutupad nga ba ang hiling ng mag-asawang Milan. Kwento ko'y iyong pakinggan, lawak ng iyong isipan. Sa pagbasa, atin ang simulan! Isang Hiling. Sa bayan ng San Juan, probinsya ng Batangas, ay nakatira ang mag-asawang Milan. Sila ay kilalang mabait at mapagmahal sa mga bata. Sila ay sinaginong Marlo Milan na isang bombero at ginang Marga Milan na isa namang guro. Masaya sila sa kanilang pagsasama. Pero sa kabila ng kanilang sitwasyon sa buhay, ay masasabi nilang may kulang pa rin. Gusto nila ng isang buong pamilya na binubuo ng ama, ina at mga anak. 4 na taon na silang nagsasama, ngunit wala pa rin silang anak na kukumpleto sa kanilang pamilya. Guro si Ginang Milan sa isang pampublikong paaralan sa unang baitang. Siya ay palibiro at mabait sa mga batang mag-aaral. Araw-araw ay masayang pumapasok si Ginang Milan sa paaralan upang magturo sa mga bata at magbigay ng kanyang kalinga at pagmamahal. Matiyaga niyang tinuturo ang bumasa, sumulat at bumilang ang mga ito na itinuturi na niyang mga anak. Mahusay siyang makisama sa mga bata at alam niya kung paano hulihin ang kiliti ng bawat isa kahit iba-iba ang ugali ng mga ito. Magandang umaga mga bata! Ang masayang bati ni Ginang Milan sa kanyang mga mag-aaral. Magandang umaga rin po! Sabay-sabay na sagot ng mga bata habang nakangiti. Ganito ang batian nila araw-araw. Sige mga bata, kumain na kayong lahat. Alam kong gutom na kayo. Ang sabi niya sa mga batang walang baong pagkain. Masarap ang maging guro, sabi ni Ginang Milan. Nako, maikli lamang po ang aking pasensya at mahirap magturo sa mga batang makukulit. Wika ng magulang na kausap niya. Gusto ko po ang aking ginagawa. Para ko na po silang mga anak. Masaya po ako kapag kasama ko sila. Sagot ni Ginang Milan. Sa kabila ng ngiti ng guro, ay kalungkutan naman ang nadarama ng kanyang puso. Lihim siyang umiiyak dahil sa gusto niyang magkaroon ng sariling anak. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, ay maraming bata ang pumupunta sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa nilang pinatutuloy ang mga ito. Sila ay masayang naglalaro, nagbabasa at nagsusulat dito. Halina kayo mga bata at pagsaluhan natin ang nakahandang pagkain sa mesa. Wow! Ang sarap naman po ng ulam! Sabi ng mga bata, nang makita ang fried chicken at gulay na nakahain dito. Siguro, ang lutong ng balat ng manok na iyan.
Wika ng isa sa mga bata. Ining, kumain ka ng gulay para humaba ang iyong buhay. Bulong ni Ginang Milan. Masayang kumain ang mag-asawa kasama ang mga bata. Ito ang malimit na eksena sa bahay ng mag-asawang Milan. Pagdating ng hapon, ay sa isa nang nag-uuwian ang mga bata sa kani-kanilang mga bahay. At muli na namang nakadarama ng lungkot ang mag-asawa. Labis ang paghahangad nila na magkaroon ng sariling anak na magpapasaya sa kanilang pamilya. Bakit kaya mayroong mag-asawa na maraming anak? Tanong ni Ginang Milan sa kanyang asawa nang minsang sila ay nasa hardin. Niyakap ang kanyang asawa at sinabing, ang buhay ay hindi pare-pareho. May plano ang Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay sa mundo. Napaluha si Ginang Milan. Alam ko naman iyon. Kaya lamang, hindi ko maiwasang magtanong at magtaka. Tugon niya sa kanyang asawa. Mapagmahal naman tayo sa mga bata, diba? Tumaan pa ang mga araw at ilang taon pa ang lumipas. Hindi maiwasan ng mag-asawa na makaramdam ng lungkot sa tuwing nakakakita sila ng isang buong pamilya. Patuloy ang kanilang pagdarasal sa Diyos. Hindi sila nagsawa sa pagtulong sa mga batang nangangailangan ng kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Minsan, may isang bata na lumapit sa kanya. Maswerte po ang magiging anak ninyo. Hiling ko po na biyayaan na kayo ng sariling anak. Isang malambing na tinig mula sa isang hindi kilalang bata. Makalipas ang ilang taon ay dininig ng Panginoon ang matagal ng hiling ng mag-asawa. Nagbuntis si Ginang Milan. Totoo nga pala ang kasabihang hindi natutulog ang Diyos. Sabi ni Ginang Milan sa kanyang asawa habang karga-karga nito ang isang malusog at gwapong batang lalaki. Oo naman, hindi ba sabi ko sa iyo na may plano ang Diyos para sa atin? Huwag lamang tayong mainip at darating ang biyaya niya para sa atin. Tuwing Linggo ay nagsisimba ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na si Martin. Kumpleto na ang kanilang pamilya at lalo silang naging masaya. Ang kanilang kababaang loob at pagiging matulungin ang naging susi nila upang dinggin ng Diyos ang kanilang hiling. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Upang malaman ko kung inyong naunawaan ang inyong narinig na kwento, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Ang mga pangunahing tauhan sa ating kwento ay sina Ginoong Marlo Milan at Ginang Marga Milan. Tama! Ano ang trabaho ni Ginang Marga Milan? Ano naman ang trabaho ni Ginoong Marlo Milan? Si Ginang Marga Milan ay isang guro. Si Ginoong Marlo Milan naman ay isang bumbero. Mahusay! Ano ang matagal ng hiling ng mag-asawa? Ang matagal ng hiling ng mag-asawa ay ang magkaroon ng sarili nilang anak. Magaling! Tama ang iyong sagot! Sa katapusan ng kwento, natupad ba ang hiling ng mag-asawa? Opo, natupad po ang hiling ng mag-asawa. Mahusay! Tama ang iyong sagot! Ano ang aral na natutunan ninyo sa ating kwento? Ang natutunan ko po
palaging pagdarasal sa Diyos. Magaling! Tama yung sagot! Tunay niyang naunawaan ninyo ang ating kwento. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi lamang sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos na walang ginagawa. Kailangan din nating maging matulungin, mapagmahal, at may pananampalataya sa Diyos upang makamit natin ang ating mga hinihiling na biyaya mula sa Kanya. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Mula sa kwentong pangbata na kapupulutan ng mga aral at binigyang buhay ng mga guro sa sangay ng lungsod ng Liba. Isaisip, tangkilikin at pagyamanin ang mga kwentong sariling atin.